Simula-simula talaga. Basta tumawag kami sa kanya. Wala silang ibang reply sa amin kundi, Joy, Inda, magpadala kayo ng GCash. Yun lang ang nire-reply nila sa amin, walang iba. GCash number? Oo, GCash number. Para magpadala sila. Sino po yun? Ayan mga kalingap, marahin na aldaw sa Indoga Boss, mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, thank you Lord sa panibagong araw na pinagkakalob nyo sa amin at syempre sa mga darating pang araw. Ito na nga mga kalingap, bago ang lahat, thank you din sa ating ama ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang at Ate Edna Vlogs. Support natin yung kanilang mga channel, syempre Kalingap Rab. Ayan, huwag nating skip yung kanilang mga ads dahil dun man lang makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan. Diba? Kasi talaga namang kakaiba ang kalingap. Hindi lang basta tulong ang binibigay na nila sa hindi lang basta tulong ang binibigay, andun din yung support. Diba? Lalo na ngayon, napakalaki ng improvement ng pabahay nila, Kalingap Rab. Diba? Nakakatuwa naman talaga. Eto na nga, bali kunting share-share na naman lang tayo dito kina Nanay, kina Joy, kina Diwata na medyo mga alaalang malungkot, pero sa kabila nun, may kasiyahan pa rin dahil may mga taong tumutulong sa kanila. Ito, panoorin natin ng sabay-sabay, pero bago yan, intro, pasok. Masasabi mo, Joy, sa tuloy-tuloy na blessings na tanggap nyo sa ilang panahon lang ang nakalipas, no? 2 buwan, 3 buwan, gano'n. Ang bilis ng pangyayari. Enjoy yung... Totoo talaga yan, napakabilis talaga. Isang buwan pa lang mahigit, pero napakarami ng mga nangyari, 'di ba? Yung bahay nga nila, Joy, ilang linggo pa lang, pero ang bilis. Madali nang matapos. Kasi pumasok ako sa Kalingap June, eksakto pagpasok din nila Diwata sa buhay nila, Kalingap. Kaya isang buwan pa lang mahigit, napakarami nang nangyari. Nararamdaman. Maraming salamat po kasi ang bilis po nagbago ng buhay namin. Samantalang mga nung nakaraan, parang naghihirap pa kami kung saan kami kukuha ng pang-allowance, opo, ng pagkain, ganun. Ngayon po, okay na, hindi na po kami namumroblema. Maraming salamat po, nagpapasalamat po kami ng maraming po, sa lalo na po sa mga nagtumutulong po sa amin, sa mga viewers kay Kalingap para, maraming salamat po. Ayan, Joy, tama lang yan. Huwag tayong magsasawang magpasalamat. Siyempre, unang-una sa itaas. Tapos, sa mga taong tumutulong sa inyo, sa mga kahit sa mga viewers, lalong-lalo na kinakalingap, talaga namang lagi natin alalahanin yung mga tulong na nanggagaling sa kanila, di ba? Ate, yung nung pumapasok ka pa, talagang si Nanay lang yung nagbibigay sa inyo ng baon. Nangungutang lang po si Mama po, padala sa akin yan. Nangungutang ka, Nay? Pag walang ano? Kaya baon ko sa utang. Baon pa ako sa utang. Baon ka po sa utang. Sa kanila din. Bayaran nyo na unti-unti. Tsaka isa rin kinapitan ko ay ang lending. Lending? Yan ang kinapitan ko. Sa ano po sa kanila. Ayan, bali ang lending sa pagkakaalam ko is parang ano din yan yung co-op na hinuhulugan ng ilang buwan. Diba, iba talaga yung nanay na kahit anong mangyari, kahit ipangutang pa yan, gagawin para lang makapag-aral yung mga anak. Diba, kasi kadalasan, kapag tatay lang, napapabayaan yung mga anak. Hindi naman lahat, pero mas karamihan talaga, iba talaga yung pag-aalaga ng nanay. Tapos minsan nga, iba pa rin yung, minsan kompleto yung pamilya, tapos hirap sa buhay, na napapabayaan. Meron napapabayaan pa rin yung mga anak. Diba? Hindi naman lahat, kagaya ng sabi ko. Pero yung minsan yung mga single mother, talaga nagpuposige na makapagtapos yung mga anak. Kasi, kaya meron mga mag-asawa kompleto sila, napapabayaan yung mga anak dahil sa kahirapan, minsan away sila ng away, hindi na nila napapansin yung mga anak, nakaka-focus na sila sa pag-aaway, kaya yun, naapektuhan yung mga anak. Pero si nanay, dahil wala naman siyang asawa, kaya sa kabila ng kahirapan, talagang pinuprosige niya
ang mga anak niya makapagtapos. Pero kagaya ng sabi ko, hindi naman lahat ng ano, kahit minsan, kahit mag-asawa, kahit hirap sa buhay, napakaswerte mo kung makakuha ka ng partner na kahit hirap kayo sa buhay, pero andun pa rin yung asawa mo na gumagawa ng paraan para makapag-aral yung mga anak mo, di ba, hindi makaranas ng hirap. Yun, yun lang naman. Pero kahit may hirap kayo, talagang tuloy lang sa pag-aaral. Opo. Yes. Kahit walang, ano, walang allowance. Kaya nga po naglipat ako sa Vincent's kasi, ano, sinundo po ako ni Mama sa boarding house, wala na akong pagkain. Sinundo mo siya na walang pagkain. Nakabuti na lang din talaga, mababait yung anak ni nanay kahit papaano, is naunawaan yung hirap ng buhay nila, diba? Talaga nagpuporsigir pa rin sila makapag-aral, marunong sila sa gawaing bahay. Kasi alam nyo ba yung iba pinuporsigir na magulang makapag-aral, pero yung mga anak ayaw mag-aral, diba? Tapos wala pang alam sa gawaing bahay, pero sila Joy, lalo na si Bunso, napakagaling, diba? Ano, tsaka napapasalamat din ako dun sa pinsan ko kasi siya yung sumagip sa anak ko na muntik na siyang tumigil. Pag sabi ko nung kuya, mahinto na si Joy kasi wala na akong maibigay, nagugutom na daw siya. Wala siyang ibang sinabi sa akin, kundi tuwing masabi ako sa kanya, mangungusta ko, ang reply agad niya sa akin, hindi magpadala ka ng Gcash. Silang magkakapatid. Tulong-tulong sila? Oo, tulong-tulong. Basta't magsabi ako sa kanila, mangungusta lang ako sa kanila, ang sagot agad nila sa amin, hindi, hingan mo ako ng Gcash ni Joy, hindi, magpadala kayo ng Gcash. Kaya, Kuya Jire, maraming salamat pag umuwi kayo dito sa amin. At dito kami, Kuya, dito kayo sa amin. Makakabayad na rin kami ng utang na loob sa inyo. Ayan, buti na lang din talaga. Ayan, thank you kay Kuya Jerry na pinsan ni nanay. Para ano yata eh, anak din, anak ng tsuhi ni nanay na talaga namang napakabait sa kanila. Buti pa nga pala si Kuya Jerry, nakakatulong kina Joy, samantalang yung tatay or kamag-anak ng tatay nila Joy, wala eh, di ba? Kaya kahit sa likod ng mga pagsubok nila nanay, meron pa rin at meron na sumusuporta sa kanila. Simula talaga, basta tumawag kami sa kanya, wala silang ibang reply sa amin kundi, Joy, Inda, magpadala kayo ng Gcash. Yun lang ang nire-reply nila sa amin, walang iba. Wow, mabait naman. Sana i-bless palalo sila ni Lord yung mga taong tumutulong kina nanay. Tsaka syempre kina nanay, kina Joy, at kay Nakalingap. Oo, Gcash number. Para magpadala sila. Sino po yun? Yun ay... Paano alam niyo po? Yun ay ano, anak sila nung bunsong kapatid ng tatay ko. Bunsong kapatid ng tatay ko. Ay, ibig sabihin yung tatay niya, may kapatid, tiyuhin niya or tiyahin, may anak ng pinsang buo, first cousin ni nanay. Anak. Pinsan buo ko sila. Ah, okay. Pinanganak kami ng magkapatid. Yun yung nag-alaga sa amin nung, yung bago may-ari ng bahay doon. Yun. Simula na mga bata pa yan. Hindi kami nanghihingi. Talagang nabigay po sa sila. Salamat po sa mga tumulong kay Joey. Yun. Thank you kina Kuya Jerry, tapos sa mga kapatid ni Kuya Jerry, dahil talaga namang, tapos yung may-ari pala nung bahay na sira-sira, sila din yung may-ari na tuwing pupunta daw, hindi nakalimutan yung mga anak ni nanay na bigyan ng ampaw. Di ba? Nakakatuwa naman. Ang sarap pa naman sa pakiramdam na ganyan na, yung tipong hirap, di ba, kasi ranas ko yan, hirap kami sa buhay, tapos pag may darating na magbibigay sa amin, nakakatuwa bilang mga bata. Hindi may mga sana yun. Buwan lang, ngayong March lang. Sana yan. Kasi sabi niya, mama, nagugutom na ako, napasok ako, hindi ako nakain. Sabihin, saktong-sakto pala yung, ano, yung dating namin, ano? Kaya naman talaga, napakabuti ng Panginoon, talagang si Lord na ang gumawa ng way para makarating ang Kalingap kina Joy, dahil talagang hirap na sila at kailangan na nila ng tulong. Syempre sa tulong yan ng pray ni Joy, lakas manalangin ni Joy.
Anim yung... Saktong-sakto. Tapos si kuya nga, sabi niya, pag sabi ko, kuya, hinto na. Lahat silang magkakapatid, pagpadala daw ng GCash. So, yun, wow. Nakasuporta sa kanila. Hindi kami nung pinababayaan. Kahit hindi kami na, kahit hindi kami sa kanila nanghihingi, yung mangungunga lang kami. Ano yung boyfriend mo, boyfriend? Hindi po. Malambot din. Malambot din. Basta parang si Arjun? Oo, oo. Arjun, parehas kayo nun? Ha? Parehas kayo. Talaga naman, di ba? Kahit ano, kahit paano talaga si Aljor is nakaka-good vibes, di ba? So, ayun po. Ayan. Tama lang naman niya, nanay, na kahit paano na, ayan, di ba, may parating ka ng magandang bahay, tapos si Joy makakapag-aral na ng okay-okay, hindi ka naman problema, huwag natin kalimutan yung mga taong tumulong sa atin, tumulong sa inyo, na kahit anong mangyari, huwag kayo makakalimot. Sa lahat mga tumulong din kay Joy, syempre, yung di makakalimutan ni Joy yun lahat. Hindi lang. Kasi ganyan din ako eh. Okay, estudyante po ako, ganyan din. Yung mga tumulong sa akin, di ko talaga kalimutan. Yung mga tumulong sa akin, di mo makakalimutan. Di ba bro? Ngayon, kilala, ano, tanda ko yung mga tumulong sa akin nung panahon na walang-wala din kami. So, pag ano, pag December, hindi man sila umuwi dito, basta may umuwi, may tigil isa silang ano, yung ano ba yun, ang pao ba yun? Hindi sila nakakalimut dito sa mga ito. Bata pa sila, ngayon. Ngayon tuloy si Joy, naalala niyo yung mga nakaraan na pinagrapan nila. Diba? Minsan yung mga ala, yung minsan yung mga alaala na masakit pag iniisip mo, lalo pat maganda na yung nangyayari sa atin ngayon, parang mangingiti ka na lang na may ano, sabi nga, 'di ba, tuwing pagbibigyan tayo ng pagsubok ni Lord, lagi tayong magpapasalamat kasi mas nararamdaman natin siya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya kailangan talaga iskapit lang tayo sa kanya. Ingiti na lang natin 'yan, 'di ba? Pero ngayon, ayan, nakilala ng Kalingap, so blessing din talaga sa Kalingap sa buhay nila. Maraming nabago, no? Nay, maraming nabago ang Team Kalingap. Totoo talaga yan, napakaraming nabago sa mga tinulungan nila Kalingap Rab, ni Kuya Bal Santos Matubang, at ng iba pang Kalingap. Pero sabi naman niya, ano, talagang mapatuloy siya ng pag-aaral. Ang balak talaga namin, hinto muna si Bunso ngayong grade 11. Parang makakapagtapos lang siya. Oh, buti na lang din talaga dumating na sila Kalingap, hindi na natuloy. Sabi nung Bunso ko, mama, mapasok ako sa ano, kahit yan daw sa bagong silang. Sabi niya, mama, kahit yan lang sa bagong silang, mapasok siya doon sa pinasukan ni ate niya. Si ate na muna niya ang mapasok. Diba? Ang babait naman ng nana, ang anak ni nanay. Nagkakaunawaan sila kahit papano, di ba? Ang balak pala is hihinto muna si Bunso para makapagtapos si Leia. Pero ngayon, dahil dumating ang Kalingap, tuloy-tuloy pa rin sila sa pag-aaral. Pero, awa ng Diyos. Di naman natin. Ayan lang mga Kalingap, hanggang dito na lang yung ating kunting share-share na kunting alaala lang naman na medyo malungkot pero may tuwa. Diba, sabi nga, inuulit ko na minsan sa mga pagsubok, mas lalo tayo nasusubukan na kung hanggang saan ang pananalig natin kay Lord. At mas nakaramdam tayo ng andyan siya, malapit lang siya sa atin. Kaya tuwing magkakaroon tayo ng mga pagsubok, huwag yung aayawan. Ipag-pray nyo lang yan lagi kay Lord na talagang gagabayan kayo. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng ating Panginoon kung hindi natin kakayanin. Kaya thank you rin sa mga to. Kaya thank you sa mga taong tumulong, kina nanay, kina Jerry. Syempre talaga dapat naman is hindi tayo nakakalimot sa ating mga, sa mga taong tumulong sa atin, di ba? Yan. Thank you for watching and God bless you all. Jesus loves you.